Pangalawa, nung unang lipat pa lang po namin, sasabihin ko na lahat ha, kung bakit hindi po ako naging komportable. Pero wala naman pong akong pinipinpoint na kapitbahay ko yun. Okay? Kasi marami pong dumadaan at sa kapitbahay ko, tapat ng bahay ko, alam niyo po na marami pong dumadaan sa tapat ng bahay namin at minsan at madalas nagkumakatok para magpa-picture. Pangalawang gabi pa lang po namin doon, si Daddy Rob nagbabrush ng garahe. Pagka-brush niya po ng garahe, yung gate, hindi niya nasara ng gano'n. Hindi niya na-lock ng gano'n. So, nakasara lang siya ng gano'n. Tapos si Daddy Rob, nagpahinga siya sa sala. Gaganon ka kasi nung maglalakad ka pa paloob. Tapos, habang napapahinga siya sa sala, may pumasok na lalaki. Tapos sabi niya, sa sala mismo, Daddy Rob, pa-picture. Sagulat si Rob. Tapos, habi ko, asawa, hayaan mo na lang. Baka na-excite lang sila kasi nag-vlog-vlog tayo. Baka napapanood tayo. Okay, sige, hindi kami nagreklamo. Sa pakikisama, guys, lahat po nang pupunta sa bahay, pag hinanap si Mami Oni, lumalabas po ako. Kahit hindi po ako lumalabas ng bahay. Lumabas po ako para, sige, mag-picture kahit minsan. Patanggal naman po ng mask mo. Sige, gagawin ko, natatanggalin ko yung mask, kumingiti ako. Kahit bagong gising ako, kahit ang malala pa po ay tulog po ako, ginigising po talaga ako ng mga sama ko sa bahay. Ang sabi ko na lang, sige, okay lang, sige, lalabas na lang ako. Kasi may mga nasasabi ng malayo pa po pinanggalingan namin, Bulacan, panalaman namin dito. Kasi may kamag-anak kami, pinuntahan ka namin para po sa picture. Sige po. Totoo, nakisama po ako, hindi po ako nagreklamo, wala akong sinabi na, ano ba yun, pa-picture, ganito. Kahit minsan nararamdaman ko po na wala po akong privacy. Naranasan ko din po na nasa veranda, ay Mami Oni, nag-hi po ako sa inyo, kahit yung isura ko basa-basa ako dahil naglilinis po kami ng bahay. Sa baba naman, kakagising ko lang, nandun ako, nag-vape ako, sisigaw, Mami Oni, tapos magtatago ako, kasi itsura ko eh. Siyempre, naiya din ako. Tsaka ko kaya sa personal, di ba? So, eto na nga. Hanggang sa umalis kami, kasi nga may nambato sa amin. Then may nag-react akong kapitbahay. Na parang, grabe ka naman, pinato ka lang, aalis ka na. Hindi kasi siguro sa'yo yan. Nag-expire siguro yung kontrata mo eh. Kaya pinalayas kayo kasi dugit kayo sa bahay. Tapos mayroon pang sinabi na, yung kotse mo ngang black, hindi naman talaga yun sa'yo. Kahit kotse ko talaga, hindi daw akin. Sa boss ko lang daw. May sinabi pa na, yung kotse nga ni Tyrone, binili mo, tapos binalik mo rin sa may-ari. Keme mo lang na binili mo para sa vlog. Yung bahay naman na yan sa'yo, hindi naman yan talaga sa'yo. Paiyak-iyak ka pa, naawa pa naman kami sa'yo. How ironic na yung simpleng post ng isang tao, para ang dami agad naniwala. Alam niyo yun, unang-una, nag-usap po kami ng boss ko, which is nagulat talaga ako, thank you boss ha, kasi nagsalita siyang bigla. So, ito na nga, nagsasalita ako para sa mga tao nagsasalita para sa akin. Ang sabi ng boss ko is, meron kaming usapan ni Tony at na hindi niyo dapat malaman. Nasabi niya, sinabi niya na lumagpas naman na po ng kalahating deposito mula sa buong bahay, yung naibigay ni Miss Tony. Okay, bakit wala kaming papers? Nag-pandemic po. Boss ko yun, sobrang close po kami ng boss ko at talagang, oy gusto mo itong bili o sige ganyan after kasi kasuhin natin yung mga deed of sale, etc. Kapag tapos ng pandemic, kasi naglipat nga po kami nung pandemic. Which is, actually, pandemic pa din naman ngayon, ang punto ko, nung ECQ, nung hindi pa GCQ. Pagkalipat po namin, again, sobrang masaya po ako sa mga kapitbahay ko dahil sobrang bait niyo pong lahat. Pero, dahil nga po nagbablog ako, hindi po ako pwede magsinungaling kung bakit po ako naglipat. Siguro ang mali ko lang is hindi ko clear ng todo. Pero, sigurado naman ako, kahit panoorin niyo yung vlog ko, sinabi ko na, kapitbahay, baka hindi namin kapitbahay, kasi dumaan lang eh. Okay, one. Hindi ako magsisinungaling. Tawagin mo akong pokpok, tawagin mo akong puta, tawagin mo akong gaga, kabet, whatever shit na, nagigigil ako. Alam mo yung, tawagin nyo ako kahit ano, pero never na sinungaling. Pangalawa. Kasi sobrang interesado niya eh. Pangalawa. Yung sinasabi niya, dugit kami sa bahay, pasensya na po. Marami po kasi talaga kaming basura sa labas. Lalo na nag-a-adjust kami, hindi namin alam kung kailan yung kuhaan ng basura. Isang buwan lang po kami tumira dyan. Yung sa bahay, nag-vlog kami, nakikita niyo kung gaano kami kalinis sa bahay. To the point na sa sobrang pagmamadali namin maglinis, minsan nag-vlog na ako ng itsura ko tsaka. Diba? Sobrang tsaka ko na kakalinis lang namin. Linis kami ng linis kasi medyo malaki po yung bahay at medyo madami po siyang kwarto. Okay? Hindi kami dugit sa bahay, lalo na ang ate ko. Tatlong beses sinasondok sinlapag, pati yung pader, with downy,
Tayo nyo kayang pumasok para malaman yung sinasabi yung dugyot. Kasi yan yung bagay na ipaglalaban ko sa akin, lalo na sa ate ko, dahil napakalinis po namin sa bahay. Alam niyo yun, sobra. Pangatlo, yung boss ko na may-ari po ng bahay, yes, boss ko po yun, at kami po yung nagkaroon ng areglo, at maraming salamat sa'yo, boss Mike. Marami po siyang properties, okay? So, ano nangyari? Dahil boss ko siya, siya po yung sponsor sa mga hair ko, nag-usap kami at alam niya yung sitwasyon ng pamilya namin. Nasiksika na kami sa isa naming bahay, which is, eh na, nabili ko rin yun sa Bacoor. Baka naman gusto niya rin kalkalin, di ba? Eh, nagsabi na ako ng lugar, ha? So, yun siya. Madami na kami at hindi na kami kasha. So, sige, ganito, ganito, ganyan, mag-down ka ng ganito. Usapan natin ganito, ganyan, ganyan. Di ba? Okay na. Hindi ko maintindihan bakit magkakaroon ng gano'n. Sabi ko, hindi ko mag-gets, ba't daw ako masisinungaling? Ngayon may nagsabi sa akin, para daw sa vlog. Ah, may gano'n ba? Kasi sa totoo lang, mayroon pa taong gagawa ng gano'n. Yung magsisinungaling kayo, aangkinin mo yung bahay nang hindi naman sa'yo. Parang, ang bullshit naman, hindi naman ako gano'n. Ba't ko gagawin yun? At sinasabi kasi nila na, ay nag-rent lang yan si Tony. Kung nag-rent ako, hindi papayag ang may-ari na i-vlog mo yun na sa'yo yun. Oh my God! Asan yung ganito? Bakit? Parang bakit? Bakit ako masisinungaling? Nagpapaka-ano ba ako? Nagpapaka-social climber ba ako? I mean, kilala nyo nga akong mahirap eh. Kaya nga ako tumutubad-tubad sa station. Pukoy ng ina, wala akong pera. Pambuhay sa anak ko. Diba? So, eto na. Sabi nyo yung kotse kong itim, hindi akin. Matagal na daw yun, sa boss ko daw yun. Oh my God, kahit sa kabila naming bahay, talagang, alam mo yung, binivideo nyo pa yung kapitbahay, tapos inaano nyo sa vlog nyo, na ay ganyan-ganyan, ganito yan si Miss Tony. Nasa simpleng sinabi ko lang naman na binato kami, mas totoong nangyari naman talaga. So eto na, kotse ko daw hindi akin. Sige na, hindi na akin, kahit akin. Yung kotse na Tyronia, totoo po, binili po talaga namin yon sa best friend ko. Kahit tanongin siya, ayan, puntahan nyo yung ano niya, FB account niya. Eh hindi, Jesus, binili ko po yan sa kanya. At vinlog ko po yun. Binili po namin yun. Nag-withdraw kami ng pera. Binili namin yun. Then after nun, sabi ni Tyronia, Mami, hindi naman ako papasok sa school. Sayang lang din naman yung pera. Sinabi ko yun sa vlog ko na sobrang, alam bait nung anak ko. Sabi niya ganun, mas kailangan mo yung pera, Mami. Alam kong gusto mo ibigay sa akin to. Sabi niya, Mami, AirPods na lang. So ako naman, siyempre as bata, oo nga naman. At dyan po sa dati namin bahay. Hindi ako nagsasabi ng lugar, ha. Hindi ako nagsasabi ng street. Ay, wala po kaming parking. Isipin nyo, may dalawa po kaming kotse dyan. Kotse ni Daddy Rob, kotse ko. Wala pa yung, andyan na lang yung pinsan, kotse ng pinsan ko. Kasi umuwi siya galing Dubai. Wala pa yung kotse ni Daddy Rob na isa. Wala pa yung kotse ni Mama Marie. So, nahihirapan kami kasi yung parking din naman. So, sabi ko, sige, tara, ipunin na lang natin yung pera. Eh, eventually, anong nangyari? May gustong bumili ng kotse. So, ang ginawa namin, sige, ano na lang tayo. Magbentahan tayo. So, yun po, kina-clear ko lang, yung sa kotse ni Tyronia. Hindi ko rin po gagawin. Nahihiram ng kotse, ibablog, tapos papalabasin ko na binili ko, tapos hindi naman. Bullshit! Ba't ko gagawin? Oh my God! Hindi ko gagawin yun, okay? Hindi ako masisinungaling sa inyo. Napakagago ko kung gagawin ko yun. Grabe, never ako naging social climber sa buong buhay ko. Niwala kayong makikitang tatak na mga damit ko kung meron man bihira, binigay lang sa akin. Sobra. Ngayon sabi nila, bakit hindi ka na lang kasi ano, nag-rent ka pa? Kasi wala kang pambili, maglipat. Guys, ang pagpili po kasi ng bahay na magiging property mo, sobrang pinag-iisipan din po kasi siya. At na-realize ko po yun nung binato nga kami sa kabilang bahay. Si Boss May kasi yung pagkaka-explain niya sa akin, mabait yan si Mami Oni. Oo, mabait naman po ako eh. Pero maldita ako sa mga puke ng inang chismosa na walang magawa sa buhay. At ginagamit yung pangalan ko at gagamitan pa sa video ng The Truth About Tony Fowler's House. The Truth? Sana nilagay mo yung ano, tungkol dito sa issue na to, ganyan. The Truth talaga, katotohanan ba yan, sis? Kasi wala kayong alam eh, di ba? So, eto na yon. Okay na, di ba? Ngayon, sinasabi nila sa akin. Sabi ko na yung dugit sa bahay, ano pa ba yung sinasabi nila? Na ang yabang-yabang ko daw, kasi wala po akong niyabangan. Hindi nyo na nga po ako makita sa veranda sa umaga kasi nahihiya ako sa itsura ko, nakikonsyos ako. Tapos binivideo nyo pa yung eksena na, eto yung street sa bayan na to, wala namang magulo dito, tahimik lang sa amin. Wala naman po ako sinabi magulo kayo. Wala naman po kami sinabi na grabe kayo, na masama kayo, na pangit yung paligid. Na wala akong sinabing ganun. Ang sinabi ko lang,